Ang topic ng video na to ay Structural Design Workflow. Useful ito sa mga fellow CEs na gustong mag-specialize sa structural design and also sa mga CE students, especially yung mga nasa 4th year and 5th year, pwede nyo itong gamitin as reference sa inyong project study. Dito ay explain ko ang step-by-step design workflow ng mga small-scale projects, example, mga residential houses, and large-scale projects, example naman nito yung mga medium-rise and high-rise buildings. Ang mga steps involved sa structural design ng mga small-scale projects and large-scale projects ay almost identical. Ang pagkakaiba lang nito ay ang complexity ng bawat step. So sa video na to, i-explain ko ito one by one, so make sure na panoorin mo ito hanggang sa huli. Bago ko i-discuss ang steps sa structural design, tingnan muna natin yung mga steps or process sa design ng mga buildings. So, specific tayo dito, buildings. May mga projects kasi na non-buildings like bridges, dams, and roads na purely civil engineering projects lang and hindi involved ang ibang professionals na involved sa building design. Overview lang ito para makita mo ang big picture. Lahat ng projects ay nag-i-start sa owner with an idea and the means to finance the project. Of course, walang project kung walang magpapagawa ng project, di ba? With an idea in mind, mag-hire siya ngayon ng professionals to bring his or her idea into reality. Sa mga residential houses, halimbawa, simple steps lang ang involved dyan. It starts with the architectural design. Of course, mag-hire siya ng architect to do the conceptual design up to the moment na finally mag-agree sila sa final architectural design. If happy na si owner sa design ng architect, that is the time na kukuha or magkukonsult naman si architect sa different engineers. Like civil or structural engineer para sa structural framing design, electrical engineer para sa electrical design, and sanitary engineer naman para sa plumbing design. Usually, short time design lang ito, meaning hindi masyadong maraming revisions. A month or two, tapos na ang design and construction documents. Sa large-scale projects, dahil sa complexity nito, ay medyo mahaba ang ini-spend na time sa design and involve a lot of professionals and specialists. For example, ang design ng mixed-use high-rise building, say, commercial and residential. With the owner's idea, hindi siya agad pupunta sa architect. Usually, pag ganitong mga large-scale projects, it is owned by a corporation. So, hindi single individual lang ang may-ari nito. Before they actually decide to consult an architect, they will first consult professionals who will conduct a feasibility study. Ang purpose ng feasibility study is to make sure na magiging profitable ang itatayo nilang building. If the feasibility study shows a positive result, then next step is to hire professionals or design team to do the design of the building. They can do this either way. Mag-hire sila ng project manager to manage the design team, or they go straight to an architectural firm who will then also hire and manage the allied engineering professionals in the design team. It will take a year or more to complete this type of design. So, yan ang overview ng building design process. So, kung gusto nyo ng mas detailed na explanation regarding the topic, i-comment nyo lang sa comment section and it will help me to decide if gagawa ako ng separate video para dito. So, punta na tayo sa scope natin ang structural design. Gaya ng sinabi ko sa intro, identical lang ang steps, whether small scale or large scale projects. Ang unang step ay siyempre study the drawings, specifically architectural drawings, para malaman mo kung anong type ba ng building ang pinapadesign, saan ang location, anong type ng framing, concrete ba or steel or wood. Mahalaga ito kasi dito nakadepende kung anong loadings ang i-consider mo. Next step is to establish the design criteria base sa findings mo sa step 1. Una sa ating design criteria ay ang codes and standards.
Ano ba ang code standard na gagamitin mo sa design? Good thing dito sa Pilipinas, meron tayong NSCP or the National Structural Code of the Philippines. Sa video na to, we will be referencing sa NSCP 2015. It is a collection of international codes and standards. Some sections are modified to suit our design environment and bound into a single book. Example, kapag nagde-design ka ng concrete, NSCP is referenced to ACI 318M-14. M means metric. Meron kasi yung walang M, which is ang gamit ay imperial units. So para ka lang din gumamit ng ACI 318. Also, sa steel, naka-reference naman ito sa AISC-05 and so on. Pangalawa sa ating design criteria is to identify the occupancy category. Ito ay makikita mo sa section 103, table 103-1. Meron dito 5 categories, depende sa function ng building. Ang occupancy category ay kailangan sa pagdetermine ng importance factor sa wind and earthquake loads. Pangatlo ay ang pagdetermine ng loadings. Dito sa Pilipinas, meron tayong 4 na usual loading sa building. Una dito ay ang dead load. Ito ay ang weight ng structure or building itself. Kasama dito ang mga superimposed dead loads. Example nito ay ang mga permanent weight na kinakarga ng structural frame, kagaya ng walls, ceilings, and mechanical and electrical fixtures. Pangalawa ay ang live load. Ang live loads ay mga non-permanent or movable weight na kinakarga ng building, kagaya ng mga tao, furnitures, appliances, and etc. Ang live load values ay nakadepende sa occupancy or use ng isang building. Ito ay makikita mo sa table 205-1. Number 3, ang wind load. Ang design wind speed values ay nakadepende sa location and occupancy category ng building, kagaya sa live load. As you can see dito sa wind map sa page 2-38 to 2-40. Isa ito sa pinaka-complicated i-calculate kasi hindi ito straightforward, kagaya ng dead load and live load. Kaya sa mga consulting firms, gumagamit sila ng Excel sa pag-compute ng wind force or wind pressure. Kung plano mo gumamit ng structural design software kagaya ng STAAD or ETABS, like any other computer programs, meron itong mga limitations. So make sure na naintindihan mo kung paano kinocompute ang wind loads bago ka gumamit ng software sa pag-compute nito. Otherwise, maging erroneous and uncertain ang design output mo. Sa mga high-rise, minsan gumagamit ang mga structural engineers ng wind tunnel para i-determine ang wind forces and i-simulate ang behavior nito sa actual built environment. Pang-apat ay ang seismic load or otherwise called earthquake loads. Dito sa Pilipinas, meron lang tayong dalawang seismic zones. Ito ay ang Zone 2 and Zone 4 as you can see in this map. Malaking portion ng Pilipinas ay nasa Zone 4. Dito sa Zone 4 na to, ibig sabihin mas maraming occurrence ng earthquake kaysa sa Zone 2. Small portion lang ng Pilipinas ang nasa Zone 2, which is as per Section 208.4.4.1 ay ang mga provinces ng Palawan, Sulu, and Tawi-Tawi. Kagaya ng wind load, it will take time to master ang pag-compute nito. So, before diving into using any structural analysis software, make sure you understand the principles behind it. What are the considerations and how are you going to apply it in your design? May mga cases aside from dead load, live load, wind load, and earthquake na kailangan mo din i-consider ang soil or earth load and rain load. So, dapat aware ka sa mga loadings na yan. Include it when it is necessary. After ma-determine mo ang mga loadings, it's time to select the applicable loading combinations. Ang purpose ng loading combination is to make sure na ma-capture natin sa analysis ang worst case loading scenario. By the way, ang dead loads, live loads,
wind, and earthquake load ay tinatawag natin na primary load cases. So, kinukombine natin ang mga primary load cases to determine which combination will produce the maximum effect sa structure. Sa concrete, makikita mo ito sa section 405.3.1, table 405.3.1. Sa steel naman, using LRFD, makikita mo ito sa section 203.3.1. Pagkatapos mo ma-establish ang design criteria, pwede ka na mag-proceed sa next step, which is preliminary structural layout. In this step, ilay-layout mo na ang structural framing base sa architectural drawings. Dito, ilay-layout mo ang locations ng mga columns, beams, and shear walls kung meron. Then, mag-assume ka muna ng mga preliminary sections. After that, next step is structural modeling. Nasa digital age na tayo, so bihira na ang gumagamit ng manual calculation. Although, pwede naman, kaso hindi na practical. Considering ang competition, mapag-iiwanan ka kapag hindi ka marunong gumamit ng structural design software. Kahit anong software ang plano mo gamitin as a tool sa structural analysis and design, make sure na naintindihan mo kung paano ito gamitin, ano ang mga kaya nitong gawin, at ano-ano ang mga limitations nito. Siguro narinig mo na ang salitang garbage in, garbage out. This is true sa mga structural design softwares. Para lang itong calculator. Kung mali ang input mo, mali din ang magiging output. Personally, ang gamay kong gamitin is STAAD. So, nag-stick na ako sa paggamit nito. Combined sa knowledge ko sa 3D AutoCAD, so ang modeling ng mga complex structures ay madali lang para sa akin. Depende sa'yo, ang tip ko is pumili ka na ang software na komportable ka gamitin and ito na yung i-master mo. Sa step 3, di ba nag-assume ka lang muna ng preliminary sections. This time, unti-unti mo nang i-adjust ang mga sizes ng sections mo until you will arrive to an ideal proportion. Ito ang isa sa malaking benefit ng paggamit ng softwares kasi ma-explore mo ang different design possibilities. Ang main goal ng structural design is to arrive sa economical framing configuration and sections na hindi masasacrifice ang strength ng structure. Kapag naka-arrive ka na ng ideal structural proportions, then it's time to finalize your design output and begin structural detailing. Sino naman ang magre-review sa iyong design? Sa small scale projects, ang magre-review ng structural design mo ay ang building official. Required ito as per section 302.5C para sa building permit. May mga structures naman na mandatory ang peer review. Ang peer review or third party review ay quality control sa structural design. Makikita mo ang guidelines dito sa Appendix 1A ng NSCP. Independent review ito to avoid bias. Usually foreign consulting firm ang gumagawa nito, so pinapadala pa ito abroad. As a structural engineer, lagi mo lang tandaan ito when doing your design. So that's it, and thank you for watching. Kung hindi ka pa nakasubscribe and gusto mo pa ng mga videos na kagaya nito, please subscribe.